Isinilang ako sa Kalamba noong Hunyo 19, 1861 sa pagitan ng alas 11 at alas 12 ng gabi. Araw noon ang Miyerkules at ang aking pagsilang sa daigdig na ito ng luha ay muntik nang ikasawi ng aking ina kung hindi niya na ipangako sa mahal na birhen ng Antipolo na dadalhin ako sa kanyang simbahan. Si Teodora Alonso ang ina ni Rizal. Ngunit mas kilala siya noon bilang Lolay. Hindi ordinaryo ang aking ina. Mahilig siya sa literatura at mas mahusay magsalita ng Espanyol kaysa sa akin. Siya ay isang matematika. Ang kanyang ama, dating kinatawan sa Cortes, ang una niyang guro. Bukod sa pag-aasikaso sa 11 anak, pinamahalaan ni Doña Lolay ang isang tindahan sa silong ng kanilang bahay at iba pang maliliit na negosyo. Dahil sa kanyang malakas na personalidad at pagsisikap, malaki ang nagawa ni Doña Lolay sa masigasig na paghuhubog ng pagkatao ng kanyang mga anak at ng kanilang pag-ibig sa karunungan. Tinuruan niya silang bumasa at sumulat. Sinanay sila sa pagdarasal at pagtulong sa gawaing bahay at kabuhayan. Dahil dito, lubhang malapit si Rizal sa kanya. Kung di dahil sa kanya, ano kaya ang kinasapitan ng aking pag-aaral at kapalaran? Talagang ang ina ang lahat sa isang tao, pagkatapos ng Diyos. Bagamat tahimik lamang ang ama ni Rizal na si Francisco Mercado o Kikoy, sensitibo siya at malapit sa kanyang mga anak. Mahigit 40 taon na siya nang isilang si Jose Rizal. Ang aking ama, na huwaran ng mga ama, ay nagbigay ng edukasyong naaayon sa aming bahagyang kakayanan sa buhay. Sa pagsisikap ay nakapagpatayo siya ng bahay na bato at nakapagpundar ng isa pa. Parehong taga-Binyang ang mga magulang ni Rizal. Ngunit lumipat sila sa Kalamba at nangupahan sa lupang pag-aari ng mga prailing Dominico. Sa bahay kubong tulad nito, madalas maglaro ang isang batang kung tawagin nila'y Moy. Ayon sa kanyang mga kapatid, tahimik na bata si Rizal. Bagaman madaling mahalata sa panlalaki ng kanyang mga mata kung siya'y natutuwa o nabibighani sa isang bagay. Mahilig siyang magpinta ng mga hayop, ibon at bulaklak, gamit-gamit ang atswete, uling at iba pang katas ng halaman bilang pintura. Mahilig din siyang humubog ng figurin at busto ng mga tanyag na taong nababasa niya sa kanilang mahigit 1,000 mga aklat. Matapos kumain at magdasal ng rosaryo, dumadako kami sa azotea o sa alinmang bintanang katatanawan ng buwan at magkukwento ang aking yaya tungkol sa mga nakalibing na kayamanan at kalansay, mga aswang, mga nuno, mga punong namumunga ng diamante, mga taong nakatira sa buwan. Matamis ang oras sa tahanang iyon, kaya maunawaan ang lungkot na nadama ni Rizal nang sa napakamurang gulang na 9 na taon ay nalayo siya sa kanyang pamilya upang mag-aral sa Binyang. Inihatid ako ng aking kapatid na si Pasiano isang araw ng Linggo. 9 na taon pa lamang ako pero natutunan ko nang magpigil ng luha. Ipinakilala ko ni Señor Pasiano sa aking maestro na siya ring nagturo sa kanya noon. Sa pamamagitan ni Maestro Justiniano Cruz, namulat si Rizal sa isang paraan ng pagtuturo na usong-uso noong panahong iyon. Ayoko nang bilangin ang mga palong natanggap ko. Lagi akong nangunguna sa klase pero sa kabila ng aking reputasyon bilang mabait na bata, bihira ang araw na hindi ako nakatatanggap ng 3 hanggang 6 na palo. Babagya lamang ang sakit na nadama ni Rizal kung ihahambing sa mga sumunod na pangyayari na nag-iwan ng malalalim na sugat sa kanyang alaala. Sinubukan ni Doña Lolay na pagbatiin ng kanyang kapatid na si Jose Alberto at ang babaeng asawa nito na bukod sa nakikiapid ay iniwan pa ang kanilang mga anak. Ikinagalit ng babae ang pakikialam ni Doña Lolay at pinaratangan siyang kasabwat ni Alberto sa tangkang lasunin siya. Sa tulong ng tinyente ng Guardia Civil na kaibigan man din ng pamilya Mercado, inaresto si Doña Lolay sa kanilang bahay.
Malupit ang naging pagtrato ng alkalde na inilarawan ni Rizal bilang isang panatikong tuta ng mga praile. Pinilit niyang umamin si Doña Lolay kapalit ng pangakong agad siyang pawawalan. Pero tumagal ng 2 kalahating taon ang pagkabilanggo ng ina ni Rizal. Hindi ko mailarawan ang dinanas naming pagdaramdam at kalungkutan. Mula nooy nawala na ako ng tiwala sa pakikipagkaibigan. Siyam kaming magkakapatid at kami pinagkaita ng ina ng mga taong itinuring naming kaibigan at tinratong mga bisita. Ganoon na lamang ang lungkot na pinasa ni Rizal nang ihatid siya ni Pasiano sa Ateneo Municipal sa Maynila na nakatirik noon sa Intramuros. At dito'y naranasan ng probinsyanong taga-Kalamba ang tagumpay, pait at pag-ibig sa buhay ng isang estudyanteng Maynila. Labing isang taong gulang pa lamang si Rizal nang siya'y magpatala sa Ateneo. Nung una'y diskumpiyado pa ang mga pare na tanggapin siya. Dahil bukod sa alangang panahon siya nagpatala, sadyang napakaliit at napakatamlay ni Rizal. Kaya't taliwas sa inaakala ng marami, hindi agad nakapagpakitang gila si Rizal bilang estudyante. Nooy hirap siyang magsalita ng Kastila, isang probinsyanong malayo sa kanyang bayan. Napakaliit kung ikukumpara sa mga kaklase niyang Espanyol at Mestizo. At malumbay dahil sa kapalarang sinapit ng ina. Ginugol niya ang kanyang panahon sa pagsisimba. Mangyari, sa aking pangungulila ay wala akong nalalamang sukat pagbalingan, kundi ang Diyos. Naging masugid din siya sa pagbasa ng mga nobela at aklang pangkasaysayan. Minsan ay nagawa niyang linlangin ang ama na bilhan siya ng Historia Universal sa pasubaling kailangan ito sa klase. Napalaya na si Doña Teodora nang magtapos si Rizal ng kursong sekundarya at bumalik sa Ateneo upang magkolehiyo. Nang panahong ito'y umusbong ang talino niya sa pag-aaral. Tuwing semestre ay nakakapag-uwi siya ng mga premyo. Sa ilalim ng matyagang pamamatnubay ng profesor niyang si Padre Francisco de Paula Sanchez, pinatalas ni Rizal ang kanyang pagkatha sa wikang Espanyol. Nakapagsulat siya ng ilang tula at nagsali ng dulang banyaga na itinanghal sa gabi ng kanyang pagtatapos sa kolehiyo. Nang tanggapin ni Rizal ang kanyang diplomang Bachelier en Artes at 5 medalya sa gulang na 15, sa halip na matuway, lubha siyang nalungkot. Paalam, magandang panahong di ko malilimot. Sa karimlan ng aking buhay, ikaw ang sandaling bukang liwayway na hindi na muling babati. Paalam, maliligayang oras ng aking naglahong kamusmusan. Nang bumalik si Rizal sa Kalamba, umasa si Doña Lolay na tutulungan na lamang niya si Pasiano sa bukid. Ayaw na sana akong pag-aralin pa ng aking ina. Anya, sapat na ang aking nalalaman. At kapag nadagdagan pa ito'y mapupugutan ako ng ulo. Pero nang hinayang si Don Kikoy sa talino ng kanyang anak, kaya pinag-aral ito ng pilosopiya sa Universidad ng Santo Tomas. Kumuha din si Rizal ng kurso sa Land Surveying o Agrimansura sa Ateneo upang mapagbigyan ng kanyang ina. Pagkaraan ng 1 taon, nagpasya si Rizal na mag-aral na lamang ng medisina matapos matuklasang nabubulag na ang kanyang ina. Nooy nakilala ni Rizal ang kanyang unang pag-ibig. Isang kolehiyalang kasamahan sa dormitoryo ng kapatid niyang si Olimpia. Isang binibining nagngangalang Segunda Katigbak. Habang nagbakasyon sa Kalamba, naganap ang isa pang pang-aalipusta na yumanig sa pagkatao ni Rizal. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi, nakaligtaan niyang saluduhan ng isang tenyente ng Guardia Civil. 3 hagupit ang tinanggap niya. Inilapit niya ang kaso sa Malacañang.
ngunit hindi siya pinansin. Ginising ako ni Señor Pasiano ng alas 5 ng umaga upang maghanda para sa paglalakbay. Pupungas-pungas pa akong bumangon at nag-ayos ng aking dadalhin. Binigyan ako ni Señor Pasiano ng 365 piso. Gising na ang aking mga magulang pero tulog pa ang aking ibang kapatid. Nilagok ko ang isang tasang kape. Malungkot akong tiningnan ang aking kapatid. Walang kaalam-alam ang aking mga magulang. Nang maisip ko na iiwan ko ang aking pamilya, bumalong ang luha sa aking mga mata. Wari malulunod ako. Ay, kailaki nitong sakripisyo para sa isang kabutihang ni hindi mo matanganan. Nagtungo si Rizal sa Maynila. Matapos humingi ng mga sulat ng rekomendasyon kay Pedro Paterno at sa mga paring Hesuita, naglayag siya patungong Europa noong 2 Mayo sa edad na 20 taong gulang. Kumuha ako ng lapis at iginuhit sa papel ang baybayin ng Maynila. Nanghihinaman ang aking mga kamay tulad ng aking puso. Patuloy ako sa pagguhi. Unti-unti ring naglaho ang lumbay ni Rizal. Pinalitan ng pagkamangha sa pagtuklas ng bagong buhay at daigdig sa kabila ng mga alon. Iniwan sa atin ang kasaysayan ang napakaraming larawan ng mga tao at tanawin, mga sulat sa magulang at kaibigan, at mga alaala tungkol sa kanyang mga paglalakbay na masinop niyang sinulat sa mga papel at kwaderno. Tayo na siya sa Pilipinas nang maibaba ang pasya na pabalikin siya sa Pilipinas upang humarap sa korte sa paratang na rebelyon at pagbubuo ng mga ilegal na samahan. Ipiniit siya sa Fort Santiago noong mga unang araw ng Nobyembre. Nilitis siya noong 26 ng Disyembre, pagkaraan ng 3 araw, pinasa sa kanya ang hatol ng kamatayan. Mga mahal kong magulang at kapatid, gusto ko kayong makapiling bago ako mamatay. Pumunta rito ang mga malalakas ang loob. May mahalaga akong bilin. Ang inyong anak at kapatid na taus-pusong umiibig sa inyo, Jose. Pinakaunang dumalaw ang kanyang ina. Humingi si Rizal ng tawad para sa lahat ng paghihirap na idinulot niya sa pamilya at hiniling na kunin ito ang kanyang bangkay. Gusto siyang yakapin ng kanyang ina, ngunit pinaghiwalay sila ng mga gwardiya sibil. Sumunod na dumalaw ang kanyang mga kapatid na babae at mga pamangkin. Isa-isa niyang ipinamigay ang kanyang mga nalalabing gamit. Ipinagbili niya kay Trining ang isang lamparang inihandog sa kanya ng mga pardo de Tavera. There is something inside. Ibinulong ni Rizal sa Ingles upang di maunawaan ng mga gwardiya. Doon niya isiniksik ang kanyang huling tulang. Sinulatan niya ang mga mahal sa buhay na hindi nakapagpaalam. Ang kanyang matalik na kaibigan na nagdadalamhati sa Europa. Kapag natanggap mo ang liham na ito'y umanaw na ako. Paalam, pinakamatalik, pinakamamahal kong kaibigan. May iniwan akong libro para sa iyo bilang alaala mo sa akin. Gayon din ang amang hindi pinahintulutang dumalaw. Ipagpatawad ninyo ang sakit na siya kong isinukli sa inyong mga pagsisikap upang mabigyan ako ng edukasyon. Paalam, tatay. Paalam. At ang butihing kapatid na malayo na noon sa larangan ng digma? 4 at kalahating taon na tayong hindi nagkikita at nagkakausap. Pero hindi naman natin kailangan ng mga salita upang maunawaan ang isa't isa, hindi ba? Masakit para sa akin na isiping iiwang kitang nag-iisa
upang pasanin ang ating pamilya. Naiisip ko ang iyong mga sakripisyo, mabigyan lamang ako ng kinabukasan. Alam kong nagtiis ka ng napakaraming hirap ng dahil sa akin. Patawarin mo sana ako, ang iyong kapatid, Jose. Apunten! Fuego!